Hello guys, this is Donna again and welcome back to my channel. For today's video, gagawa ako guys ng pork barbecue. So kung gusto nyong malaman guys kung paano ko i-marinate yung aking pork barbecue, just keep on watching! So para sa mga ingredients guys na gagamitin natin para sa ating pork barbecue, una, yung ating pork. Ang gamit ko ditong pork guys is yung belly, pork belly or yung laman. Puro laman lang yung ginamit ko guys, hindi ako gumamit dito ng taba ng baboy. And then yung pamintang durog, bawang, brown sugar, soy sauce, tomato ketchup, calamansi, and oyster sauce. Kung mapapansin nyo guys, hindi ako gumamit ng onion, hindi ako gumagamit ng onion sa aking pork barbecue, and hindi rin ako gumagamit guys ng vinegar kasi pag gumamit na ako ng calamansi guys, hindi na talaga ako gumagamit ng vinegar kasi parang nag-interfere yung lasa ng vinegar sa ating calamansi. So calamansi lang yung ginagamit ko sa aking pork barbecue. So yun lang guys yung mga ingredients na kakailanganin natin. So umpisahan na natin guys. So guys, nagready ako ng mixing bowl para ma-mix nating mabuti yung ating mga ingredients. So una, ilalagay na natin yung ating pork. Ayan. And then ilalagay na natin guys yung ating soy sauce. So, tansyahin nyo rin guys, kailangan yung ating pork, kailangan nabababad talaga siya. So, ayan, lagay na natin lahat. And then, haluin lang natin siya guys. Hanggang sa ma-mix yung ating soy sauce sa ating pork. And then, ilalagay na rin natin yung ating calamansi juice. Pwede rin kayo guys gumamit dito ng lemon juice. Ayan. And then, mix lang natin ulit. Tapos, ilalagay ko na guys yung aking bawang. Tomato ketchup. Brown sugar. And lastly is yung ating paminta. Oo nga pala guys. And yung ating oyster sauce. And then, mimix lang natin siya all together. Tapos, ilalagay na natin siya guys sa freezer. Isa sa mga secret guys para malambot na malambot yung ating pork is ibabalik natin siya sa freezer after marinating. And then hahayaan natin siya doon ng mga kung hindi naman tayo nagmamadali guys, mas maganda sana kung overnight. Imamarinate natin siya for overnight. Tapos, kinaumagahan saka natin siya
tutuhugin and saka natin siya iihawin. Pero kung nagmamadali naman kayo, at least 3 to 5 hours, ibabad na natin siya. So, ayan. Namix na natin yung ating pork. So, pwede na natin siyang i-set aside. So, eto na guys, yung binabad natin na pork. At inilipat ko lang siya guys sa isang container na may takip tulad nito. Tapos, tatakpan lang natin siya. And then, ilalagay na natin siya sa fridge. So, ayan guys. Ready na siya. Ilalagay ko na siya sa fridge. Kailangan yung container na paglalagay nyo sa kanya guys is sealed or may takip. Or pwede nyo rin siyang ilagay sa resealable pack. So, ayan na guys. Yung binabad natin. Yung binabad ko kagabi na pork. And ngayon, tutuhugin ko na siya. Tapos, iihawin na siya. So, ayan na guys, yung natuhog nating mga barbecue, iihawin na natin siya. At gumawa ako dito guys ng pangpahid, yung natirang pinagbabara natin dun sa ating pork, nilagyan ko ng ketchup at oyster sauce. So, ayan guys, habang nag-iihaw tayo, gagawa na rin ako ng sausawan. Ipapakita ko na lang sa inyo guys mamaya kung paano ko gawin yung spicy vinegar sausawan. So, para naman sa ating sausawan guys, ito yung ating mga kakailanganing mga ingredients. Brown sugar, calamansi juice, vinegar, siling labuyo, spring onion, bawang, sibuyas, pamintang durog, Ajinomoto seasoning, at ang ating patis. So, ayan guys, ituturo ko sa inyo kung paano ako gumawa ng sausawan. So, umpisahan na natin guys. So, ayan guys, meron ako ditong mixing bowl. So, ilalagay lang natin guys yung mga ingredients. Una, yung ating sibuyas. And then, yung bawang. Tapos, yung ating sili.
and yung spring onion. Yung spring onion, guys, optional lang siya. Kung ayaw nyong lagyan, okay lang din. Or kung wala kayong spring onion, pwede na rin yung sibuyas na lang. So, ayan, guys. Didikdikin lang natin siya or pipigain natin siya ng ganyan. Para lang tayong nagdidikdik. Ayan. So, press nyo lang siya habang hinahalo. Itong sawsawa na to, guys, tinuro ko na siya sa isang recipe ko na na crispy isaw. So, para sa mga hindi pa nakakapanood nung aking crispy isaw, panoorin nyo, guys. Masarap siya. So, ayan. Kapag sa tingin nyo, medyo lumabas na yung juice nung ating sibuyas at bawang, pwede na nating ilagay or isunod yung ating brown sugar. Kung ayaw nyo, kung wala kayong brown sugar, guys, pwede kayong gumamit ng white. Ayan. Press pa rin natin siya. Tapos, ilalagay na natin yung ating pamintang durog at yung calamansi juice. Ayan. Tapos, guys, lalagyan natin siya ng Ajinomoto seasoning. Konti lang. Tapos, mix again. And then, lalagyan na natin siya ng patis. Ayan. So, yung patis, guys, yung magsisilbing salt natin. Kasi hindi na ako maglalagay, guys, ng salt. Ang anghang niya. So, ayan, guys, ilalagay na natin ngayon yung ating vinegar. Ayan. Naho, guys, napakasarap ng sawsawan na to. I-try nyo, guys, kapag meron kayong mga prito or mga inihaw. Naku, napakasarap nito, guys. Promise. Ayan. And then, mix lang natin. Tapos, guys, habang tumatagal yung sawsawan, pwede nyo kasi siya, guys, i-stock. So, mas tumatagal, lalo siyang sumasarap. So, ito, guys, yung ating spicy sawsawan. Ayan. So, ayan na, guys, ang ating pork barbecue. So, thank you, guys, for watching. And please, don't forget to subscribe sa mga bago lang sa channel ko. At huwag nyo na rin kalimutang pindutin, guys, yung bell button below para updated kayo sa iba pang mga recipes na gagawin ko. So, thank you, guys, again, and bye-bye!